yung mga ugat ay nakatayo, hindi siya nakatampok doon sa ilalim ng paso. At kailangan ilagay yung mga bark doon sa mga singit ng mga ugat para wala siyang masyadong empty space doon sa mga pagitan ng ugat. Ayan, ayan, tumatayo na siya. Kaya kailangan yung mga ugat niya ay hindi lang naka... Bayan. Ngayon ay mag-re-repot ako ng aking cymbidium na orchid na napabayaan na ng ilang buwan. Kaya ito medyo malungkot na, at yung mga ibang barbs ng orchid eh, ito halos tuyot na siya. Kaya tatanggalin ko na yan sa pasong ito at ililipat ko sa ibang paso. Ito gagamitin ko yung mga balat ng kahoy na byproduct ng logging dito sa New Zealand. Ayan, binili ko lang yan sa garden center. Nagigit na tindala lang isang malaking bag. Mga 45 liters yung bag. At ito naman gagamitin ko paglilipat niyan. Ilulublob ko na yan sa isang tub ng parang sun rocks diyan sa atin. Pero janola ang tawag dito. Ayan. Para ma-sterilize siya. Ililipat ko ito sa bagong paso para baka sakali next year mamulaklak siya. Ililipat ko na itong aking napabayaan na cymbidium orchid. Hindi na siya na diligan. Nahayaan ko na lang ang ulan ang magdilig sa kanya. Kaya ito, halos mamatay na siya. Lilipat ko sa ibang paso at sakali mabuhay pa siya. Marami siyang natuyo ng mga bulb. Ayan. Hindi kasi na diligan. Kaya yun ang nangyari. Halos dalawa lang bulbs na pwede pa ang natira. Kasi yung karamihan tuyot na siya. Natatanggalin ko na yung mga ano, yung mga tuyo na bulbs. Hindi na uli magdadaan. Hindi na mamumulaklak. Natanggal ko na rin mga tuyo-tuyo na mga dahon. Ay mga naninilaw. Ay mga bulok na ugat. Yan, dalawang bulbs lang ang natira. Ang
kasama ko na lang yun doon sa ibang, tinanggal ko pa sa ibang pasok. Ito lang ang nakuha ko din sa dalawang paso na Cymbidium orchid. Kasi karamihan ay halos tuyo na. Hindi na siya uli sisibol. Kaya lilipat ko sa panibagong paso siya. Ito siya. At, yan, lalagyan natin ng mga bark. Siguro din lang na yung mga ugat ay nakatayo, hindi siya nakatampok doon sa ilalim ng paso. At kailangan ilagay yung mga bark doon sa mga singit ng mga ugat para wala siyang masyadong empty space doon sa mga pagitan ng ugat. Ayan, tumatayo na siya. Kaya kailangan yung mga ugat niya ay hindi lang nakatumpok dun sa ilalim ng pasok. Kailangan nakahalos nakatayo siya sa loob ng pasok. Para mas madali na makarecover yung halaman. Naan ko lang ng dulo ng knife para yung mga ano ng bark eh mapuno yung mga space na ano sa pagitan ng ugat. Ayan siya. Kaya hopefully by 12 months or 18 months pwede siya ng mga bagong ugat na at mamulaklak na ulit siya. Lalagay ko ito doon sa loob ng ating greenhouse para hindi siya masyadong mainitan. Ito na yung na-transfer ko ng mga Cymbidium orchid. Ngayon binababad ko ito dito sa tubig na nilagyan ko ng organic fertilizer. Ayun yan, no? Gawa yan sa mga fishing gawa yan sa mga marine products, yung mga pinagtabasa ng ulo ng mga isda, yung mga laman loob. Kaya ginagawa nilang fertilizer, organic fertilizer. Ayan. 25 ml kada isang litro ng tubig ang inilalagay ko dyan. Binababad ko dyan siya ng mga 15 minutes. Para masipsip ng bark yung tubig na may halong organic fertilizer. Ayan, tinimplahan ko na yan ng siguro mga 150 ml na organic fertilizer. Ayan, binabasa ko siyang maigi para masipsip ng bark yung tubig para merong makuhang sustansya ang halaman. Ayan na. At pagkatapos ng mga 15 minutes,
Ito, nililipat ko naman dito sa isang styrofoam para hindi masayang yung tubig na may fertilizer. Ayan na. Yun yung mga nailipat ko kahapon. Tsaka ito pa yung iba, oh. Ayan. Iilan lang ang nakatirang mabubuhay pa dun sa halos sa 20 pot ko ng Cymbidium orchid. Napabayaan kaya napabayaan kasi sila eh. Kaya ayan. Kukuntik na lang ang nakuha kung pwede pang buhayin. Ayan, mamaya lalagay ko yun sa loob ng aking greenhouse.